For Jose Miguel Solaibar. Bago po mag-start ng sharing ko, I would like to thank first po, unang-una, kay God po for giving the opportunity about AIM Global and at the same time to the Board of Directors po, Doc Ed Cabantog, Sir John Aspirin, Doc Connie, maraming salamat po. And to my upline John Vincent San Juan, thank you po. And to my team, the mother team po ng D7, maraming salamat po. And sa New Blood, and nakatawa po yung tatlong Millionaires Club po na member under my team, Jobert Samuya, Mar Aguilar, and Aniel De Luna. Maraming salamat. So, sino ba si Mig Solaibar? Mig Solaibar is just a simple student po. Ako po yung typical na estudyante na hindi po nag-aaral pero pumapasok lang. So, malamang makaka-relate po yung mga estudyante. Tama ba? So, malamang yung present po yung nakikita nyo ngayon. And totoo po yung sinabi ni brother po kanina na ang itsura ko po before ay hindi po ganito. So, pwede ko po ma-ano po yung first slide? Si Miguel Tan. Okay. Yan po yung itsura ko before. Tama ba? Dahil po, mukha po Mongoloid. Ngayon mukha ng John Lloyd. Tama ba? Can you imagine po, just a normal student. Next slide, please. Na, to be honest po, wala naman po sa akin, wala naman po, hindi naman po nangangarap talaga kumita ng malaki or umaman po during that time. Next po. Because of this lifestyle. Sino po yung mga estudyante dito na nakaka-relate po na meron pong gantong bisyo, pwede makita yung kamay. Hindi ko po pinapakita sa inyo to para i-encourage kayo na tama po yung ginagawa nyo. Pero pinapakita ko po sa inyo po to para maniwala po kayo sa sarili nyo na kung nagawa ko nga po na ganito yung buhay ko, mas maniniwala ko kaya nyo rin gawin. Tama ba? Kasi sa akin po, hindi mo kailangan maging magaling agad para magsimula. Kailangan mo lang magsimula po para pag-aralan po at gagaling ka rin. Tama ba? Next slide po. Guys, ako po yung tao madudat matakot po. Pero sabi nga nila, ang isang bagay, hindi mo malalaman hanggat di mo sinusubukan. Kaya ginawa ko po yung negosyo. Ang good news po dyan, pumosisyon po agad ako 7 accounts. Bakit po? Kasi mas malaki po yung sinugal, mas iba po yung galaw. Tama ba? Ang good news po dito, hinataw ko po siya. Next po. Nagpalaki po ng grupo, tinuloy-tuloy po. Hindi po siya madali, mahirap po. Pero ang tanong, ano bang madali? Tama ba? Lahat mahirap. Pero ang point lang po dito, lahat ng hirap, lahat ng pagod, next po. Lahat ng puyat, next po. Next. Yan po, lahat ng pagod, lahat ng puyat po, bayad po sa AIM Global. Why? Kasi my first 2 months income po, during my student time, next po. Nag-cheque po ko 107,350 pesos. Hindi po yung cheque nakakabaliw. Ang nakakabaliw po yung sino may hawak ng cheque. Tama ba? 20 years old, ganyan pa ang itsura. Tama ba? Guys, mas naniniwala po ko, mas magaling ka sa akin. Kaya for me, kung sino mas may karapatan po humawak na gantong cheque, hindi ako yon. Kayo po yon. Tama ba? Next po. At di ko makakalimutan, magpapasko na po. Tanong, kamusta po yung Pasko nyo last 2018? Last 2018 po, kung di maganda yung Pasko nyo, pangarapin nyo po this coming 2019 po. Dapat yung Pasko nyo po is sobrang ganda. Ang good news po, di ko makakalimutan sa pag-cheque ko po. December 25 of 2015 po, ang ganda ng Pasko namin. Why? Kasi I've got my 103,000 check po that time. And then I've got my first ride here. It's a motorbike CBR150 po. Next. And ako po yung magpapatunay po sa inyo na pwede niyong gawin part-time po yung AIM Global as a student. Hindi naman totoo dahil wala kang oras. Iba lang talaga yung priority mo. Tama ba?
malamang boyfriend mo, malamang girlfriend mo, malamang Mobile Legends o kung ano pa man yan. Tama ba? Pero I'm going to tell you this po, pwede mong i-give up yan anytime. At pwede mo rin yung balikan anytime basta may pera ka na. Tama ba? Because in Hame Global, we're not talking here about money, we're talking here about time. Time is really very precious. Yung mga magulang mo, tandaan mo, hindi na pabatayan, nagkakaedad na yan. Tama ba? At ang buhay ng magulang mo, parang puno po yan. Pag hindi yan tumumba, hindi mo masusukat kung gano'y ang kahalaga sa'yo. Tama ba? Kaya ayoko magka-regrets ka na buhay pa yung parents mo at hindi mo pa nabibigay yung magandang buhay. Make sure until they are alive, bigay mo na yung magandang buhay para sa kanila. Tama ba? Yes. Next. After kong graduate, hindi po ako ganun katalino ang estudyante. Actually, ang grade ko po puro 75. I'm very proud of it. Sabi nga ni Sir Bong, aanin mo yung sobra. Pares lang naman na kayo nakapasa. Tama ba? Pero nakakabaliw po dito. Summa cum laude, ma'am na cum laude. Ligulong ng kotse ko, walang nabili. Pero ang isa pong estudyanteng hindi katalinuhan po, nagda-drive ng brand new car, graduation gift ko po sa akin, Toyota Altis top of the line. Nait ko po yung 1 million income in 1 year. Hindi ko man naranasang makyat sa stage po ng school namin. Pero ngayon po, sa MOA Arena, pinapalakpahan po ko. Global Ambassador, next. And ito po yung pinaka-amaze ako. Bakit mas maganda bata ka palang may pera ka na? Simple lang. Kasi kung gusto mong mag-travel, mas ma-enjoy mo yung travel. Tama ba? Kapag ikaw babae ngayon, mag-bikini ka po, pumunta ka ng Boracay, 18 years old ka, wow, sexy pa. Tama ba? Pero kapag ka 50, 60 ka na po, sabihin sa'yo, busot-busot ka na. Tama ba? Na-offense po sa mga ito. Pero I'm going to motivate po yun. Motivate you na iba po yung pakiramdam ng 20 years old na kapunta ng iba't ibang bansa. Tama ba? Yes. Mas may enjoy nyo po. Next. Then, hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin po ko. Iniisip ko lagi, paano kung di ko ginawa yung negosyo, nasan po kaya kayo ngayon? Hindi ko po alam, baka po call center agent, baka po artista, hindi ko alam. Tama ba? Pero can you imagine, just a simple student po na sumubok sa negosyo, yung network po nakarating na ibang bansa. I've been in Papua New Guinea po to build my network. Next po. And then nakabili po ng condominium po dyan sa may Quezon City. Next. And pinaka-latest achievement ko po. At hanggang ngayon, baliw na baliw pa rin po ko. First time ko po na itong last year na makasakay po sa sarili ko pong Chevrolet Camaro po. Ang nakakabaliw po dito, yung upline ko po na Camaro din. At nung time po na yun, sinasabi niya sa akin, Mig, someday magkakaroon ka rin ito. Maniwala ka lang. And good news po, after 5 years ko po trinabaho yung Global, nagda-drive na rin po ako na sarili kong Camaro po. Ang nakakabaliw po dito, luitin ko, hindi naman po yung sports car. Ang nakakabaliw po, sino ba naman po ko para mag-drive po niyan? Tama ba? Guys, kung naniniwala ka ngayon na sarili mo, pwede kang ma-inspire, pwede kang mayabangan. Pero I'm going to tell you this, iba yung mindset mo kapag na-challenge ka sa akin. Na kung inisip mo, yung nangyari sa akin, pwede at pwede rin mangyari sa'yo. Sumigaw ka! Thank you po. I'm Mig Solaifar. Dating konsumisyon, ngayon inspirasyon. Salamat. Yeah!